sa inyo mga kapors. Once again, Francis O'Neil Vlogs. At for today, ayun nga, is another unboxing video para sa inyo mga kapors for our 5K Kicks collection. At yun, pagpasensya nyo na kapors yung itsura ko ngayon. Parang medyo bagong gising na parang bagong iyak. At yung boses ko medyo hindi ganun kaganda kasi nga kagabi, yun, pinagdaanan lang ako na sobrang bigat. Kailangan kong makarecover dun. Dati inaatake na naman ako ng depression. And ayun, for today mga ports, kaya ako siya naramdaman kasi nga ang unboxing natin ngayon ay Puma. Puma from the past. Kaya mahirap yung video na to tutusin. Kasi it's a throwback from the past. Itong i-unbox natin, itong Puma na to. Well, let's start! So, ang i-unbox natin for today is ang Puma RS-Zero Sound. Mabang pangalan, Puma RS-Zero Sound. So, let's proceed for the, ano muna, box. Well, ito yung box niya, it's a normal Puma box na kulay green. Ayan. Ayan, so, this one, the logo sa harap. Then, dito sa side is the caution and logo ulit. So, dito sa likod is yung, ano ba tawag nila dyan? Parang, kumbaga sa Nike, Nike swoosh. Tapos ito, Puma line. Ewan ko kung anong tawag nila. Pero yan, the logo of Puma na parang line. And for this side naman is the details of the size. Basically, the details of itself. Yung sapato, size 9. Mga ports. Well, a little information lang regarding this box, no, kaya siya kulay green. It is based from Puma Archive, if you know that shoe. Puma Archive color green, which means future. Wow. So, let's proceed with the unboxing. Open up. Oops. Makita nyo na kagad. Pero yun nga, cover niya, the normal tissue wrap. Tissue paper wrapping. So, ito siya. Wow! So, very cool mga ports. Ayan. Ayan. Patungan lang natin itong kawan para makikita nyo ng ayos. Okay. So, ito siya. Puma RS Sound. So, tulad nga na sinasabi ko kanina, no, this shoe is a throwback shoe from 1987, if I'm correct. Kasi, the RS na model ng Puma is gawa siya 1987 pa. And since si Puma is very, alam mo yun, trendy, sumasabay sila sa trend and gusto nilang i-fuse yung past model or past technology nila, past design, fuse to the mainstream design. So, ito yung inalabasan. Ito nga, the Puma RS Zero. So, ibig sabihin ng RS, running system. Yeah, Puma running system. In short, Puma RS. Then the Zero, yung sinasabing Puma RS Zero, yung Zero is basically the model of the, I mean, the version of the shoe. Version of the model. Parang ganun. Okay, let's proceed na with the review. So, simple lang naman yung gusto ng Puma, no? This shoe, this Puma RS, is basically a future retro makeover para yung gagawin nilang inspiration is from the past that will live in the future. Parang yun yung pinaka gusto mangyari ni Puma, di ba? Hugot from the past. Kari, talagang baon tayo dun mga apot. So mga ports, let's proceed na on reviewing this shoe, this Puma RS Zero Sound. At let's dig deeper from bottom part of the shoe, pataas, okay? Okay mga ports, first of all, the outsole. Well, makikita nyo yung outsole. Napaka-basic lang naman ng design ng outsole ng Puma RS Zero. Well, basically, it's a rubber lang, solid rubber. Ayan, with multiple grid line. Siyempre, ang nga pala, itong sapatos na to kasi is ano, running shoe siya. Basically, nung binuo si Puma RS nung 1987, it is a running shoe. So that's why, wala ganong fancy technology na ginamit dito sa outsole ng sapatos. Hindi siya katulad ng ibang sports performance shoes na sobrang daming technology na kailangan i-consider kasi nga for performance. But ito kasi running shoe talaga siya originally, pero as the RS model evolves,
naging lifestyle shoes na siya. That's why parang medyo simple lang naman yung pagkagawa sa kanyang outsole. Well, kulay black at kulay red nga lang, di ba? The color scheme na ginamit. So, okay, so proceed na tayo sa midsole. Ang midsole na design is just a simple rubber lang talaga. That is color white, mostly white. Yan. Isang rubber lang talaga siya actually, isang makapal na rubber. That runs beneath the shoe itself. Pagkatas ng outsole, yun na siya. Rubber. And nagpadagdag ng design is ito, yung parang foam. Foam-like. Yung texture niya is like a foam talaga. Alam niyo yung parang matigas na foam. Ganun yung texture nito, kung ano man yung tawag dito. Parang hindi ko siya matawag na plate eh, kasi hindi siya solid na plastic. But most probably it's for the design lang. Hindi ko naramdaman yung purpose niya as a support sa midsole. But most probably aesthetic wise lang. For ano lang, for design purposes. Tapos, may kita nyo sa likod ayan, R system. Yung R system na to is part of the outsole, pero nakadikit siya sa pinaka midsole. Ayan, the R system, the running system. Yung tawag nila doon sa R system. So basically, midsole is just a solid rubber lang. Basically rubber lang talaga siya. So, let's proceed na sa mid part or sa bandang upper part ng sapatos na to. Nakita nyo naman, sobrang simple lang siyang tignan. Actually, ang kulay niya lang is white, red, and blue. Well, di ko sure kung bakit ganun yung kulay niya, no? Kasi nga, di ba, RS0 sound yung model, RS0, tapos sound. Yung sound, siguro it's a throwback from the past, from 1980. Yung mga, tawag ko kasi mixer eh. Kasi naalala nyo, nanonood kayo ng mga vlogs natin before. Meron akong in-house studio na binenta ko na. Meron akong mixer. And yung mixer kasi, iba-iba kulay. Siguro nung retro time, mga 1980s, yung kulay ng mixer is colorful. Like ito, may red, may white, may blue. And everything, in-incorporate nila siguro yung ganung kulay. Which reminds me of parang yung kulay ni Frieza sa Dragon Ball, di ba? Parang ganun siya, ganun yung naalala ko sa kanya. And bagay siya sa pormahan ko, nakita nyo naman. Sinote ko tong kulay blue na t-shirt ko with a touch. Ay, tong kulay white with a touch of blue and red. Ayan yung t-shirt ko. So bagay siya sa pormahan ko na ganito. Basically, itong mid part, ay itong upper part ng sapatos is consist of leather. So leather yan, leather. And nylon tong pinaka-collar niya. And dito sa likod, sa heel cap, is parang ano siya, rubber to parang ganito na cool tignan, di ba? Tapos itong medyo stylish na cool tab eyelet niya, normal na eyelet na leather, tapos round lace yung ginamit. May mesh part sa bandang toe box para sa comfortability, para maging breathable yung sapatos, no? Ito, may kasama pang, ewan kung anong tawag dito. So, ganito, parang crown. Ewan kung anong tawag dito. Basta support ito kasi nga, itong tang niya, ayan, may logo ng Puma. Puma RS0. Ayan, yung, kung nakikita niya yung ayos. Itong tang niya is one booty upper din. Kasi nga, it's a running shoe and it's lifestyle shoe. So, it gives a little more of a lockdown para sa paa. Tapos, sobrang ganda lang, tinugma talaga nila yung kulay na itong parang nylon to. Kasi stretchable siya, nylon tang. Tinugma nila yung kulay ng pagka-blue, tsaka alam mo yun, yung color contrast. Ang ganda tignan pag pinagsama-sama. Kasi nga, ayan, blue, tas white, tas red, di ba? Tas may design ng parang line, which added more on style talaga, no? Kumbaga yung pinaka-attitude ng shoes na to, simple style yet talagang ayos. Parang ang porma tignan once na sinuot mo, di ba? Hindi siya ganun ka-flashy, hindi siya ganun ka-loud the design, kung design wise or color wise. Normal siya kung tutusin, di ba? Kung titignan nyo, normal lang, parang plain white, blue, red, ganun. Pero once na nasa paa mo na siya, sobrang maporma, ayos na ayos. At isa pa mga ports, no, sa bandang itaas dito, ito yung nagustuhan ko din. Itong pinaka insole, grabe. Yung support na binibigay nito, tsaka comfort na binibigay niya, sobrang ayos. Kasi meron siyang mga certain parts na makakapal, like dito sa heel part.
no? Tapos talagang yung support niya dito sa gilid, dito sa bandang area na to, is sobrang yung sakto-sakto sa paa mo. Tsaka yan, yung pinaka pagkahati-hati ng sa paa mismo, yung pagka-divide nung sa toe at tsaka dito sa bandang mga daliri mo dito, sakto-sakto sa paa. So, that's why I would recommend mga upwards, kung kukuha kayo nito, make sure na ang kukunin ninyo is yung true to size. Dapat true to size yung kukunin nyo, kasi mas recommended ko siya. Kasi sinukat ko siya, okay siya for wide footers, okay siya sa... Basically, nung nagre-research ako about this shoe, it's an average shoe wherein kung sa sizing, true to size, tapos okay siya sa mga wide footers. Kita nyo naman yung insole. Ganda ng pagkakagawa nila. Mas okay siya talaga kung sakto sa inyo. Kasi nga running shoe talaga to eh, kaya that's why I would recommend na kung kukunin nyo, siyempre, true to size na para mas komportable. Well, di ko pa pala nasabi yung ano, no, price. Price nito sa capital nung kinuha ko siya is around 5,500 if I'm not mistaken. Pero nakuha ko siya 4,900 lang yata. Below 5,000 pa rin ko siya na cap. Kasi gumamit ako ng credit card and nung time na yon merong discount yung credit card ko. And boom, 10% discount. Kala ko talaga I would buy na a more than 5,000 shoe. Pero yun, pasok pa rin siya sa 5K Kicks collection natin kasi it's under 5,000 pa rin naman. Pero not necessarily talaga na bibili natin is talagang below 5,000. I'm just saying na nasa 5,000 level pa rin siya. Kasi anytime naman, pwedeng bumaba yung certain price nun ng 5,000 na yun. Pag nag-discount is babagsak, no? So ganun. And also, I'm not also promoting you to, if you're buying shoes, you'll use a credit card. I'm not promoting that. Pag gagamit tayo ng credit card, syempre kailangan merong discipline. Yan lang naman, ganun lang kasimple. Just to inform you lang na I cap this one below 5,000 because nga may discount. Pero if you would buy this on a retail price, yeah, you'll get the original price, which is 5,500 something yata if I'm not mistaken. Just check nyo na lang sa capital, dahil sa capital ko ito binili. So yun mga ports, most probably sana magka ano pa sila, magka sale pa sila ano sa capital para sa mga gantong certain kind of shoes. Medyo bago-bago pa kasi to. Actually this model released last year like August or September if I'm not mistaken. Yan tong model na to last year lang. So expect mo na the discount would not be that big. Pero yun nga, it's just 5,000. Mga ports, swak sa budget nyo to kung mahilig kayo sa sapatos. Especially, pag target ninyo is around 5,000 lang. Kasi for me, budget shoes na siya pagka nasa 5,000 below siya. Kasi para sa akin, no, as a normal buyer, most probably, yung 5,000 is the benchmark between mura na affordable. Okay yung quality at mall price, 5,000 would be enough para sa magagandang sapatos. Pag lumagpas ka ng 5,000, let's say 6,000, 7,000, 8,000, for me, that shoes would be a signature shoe. Siyempre, mas mahal, expect natin. Mas mahal. And siyempre, may quality pa rin naman yun. But then again, pag lumagpas ka na ng 8,000 to 9,000, 10,000, pataas, para sa akin, that would be a luxury shoes na. So that's why I'm targeting lang in between, doon tayo sa gitna ng affordable at the same time quality wise, pasok na pasok and brand new. Yun yung habol natin. Once again, this Puma RS Zero Sound. So, my personal thoughts about this shoe. Ayos tong sapatos na to. Kung totoosin, the fitting, kung size 9 kasi to eh. So, size 9 yung pa ako. Okay na okay. And based sa formahan ko, sakto siya kasi ito yung sinusuot ko madalas talaga. Tong t-shirt na to, tapos tong shirt na to. Shirt na kulay white. Ayan, yun yung formahan ko pagka pwede mag-short. Kumbaga, formahan nyo lang din or sabihin nyo ng forma ng magandang medyas. My thoughts, okay. Number one, the color combinations. Simple yet very, very attractive. Kumbaga, simplicity. Diba? Simplicity kills. Yun. Slays pala, sorry. Simplicity slays. So yun mga apples, no, bago natin tapusin yung video, just want to remind lang din also na
Wala pang nagki-claim nung Nike gym sack natin. Wala pang nagki-claim nung Nike gym sack. Ganito na lang gawin natin. Yun na lang yung pag-giveaway ko this video. Kailangan lang tumama kayo kung ilang beses nyo makikita to. Kailangan bilangin nyo kung ilang beses nyo makikita yan. Dito sa video na to, yun yung ipaparaffle natin sa post ko na to. Yun, magko-comment lang kayo dyan sa post ko na yan. Siyempre, kung ilang beses nyo nakita to, tapos, lagyan nyo ng hashtag na hashtag FOV giveaways hashtag be the impossible. Yun mga force, sayang. Nike gym sock. Tagal ko nang pinapamigay, wala nagki-claim. Ewan ko kung bakit, yung mga nananalo before. Siguro nanonood lang sila sa mga ukay-ukay shoes natin. Hindi sila nanonood ng 5K Kicks collection. So sa inyo talaga itong mga solid upwards na sumusuporta sa channel natin. Especially this kind of segment na meron tayo. The 5K Kicks collection. Para sa inyo yung mga upwards, sayang naman. Yun lang mga upwards. Maraming salamat sa panonood. Once again, Francis O'Neil Vlogs. Yun nga, no, sinasabi ko palagi, be the impossible. Actually, konting sharing lang. Nag-struggle ako sa ganun ngayon. Kaya kailangan ko maging imposible para maging posible mga bagay-bagay. So, yun mga upwards. Maraming salamat sa panonood. Kita kayo tayo sa susunod na video. Hopefully, makaraos ako. Yan lang mga upwards, kita kayo tayo sa susunod na video. Maraming salamat sa iyo. FOV out!